sa mga nanay, mami, na nagbibingo dyan sa loob ng bahay nila. Kasama ko, Mare. Hello. Oy, hello din. Hello din sa mga pangga natin dyan na katulad kong unicorn. Ang kulit, hello. Diba? Kaya noon mga pangga, kung gusto nyo makita ang unicorn version ni ano ni Baby Toby, pumunta ka lang sa aming Facebook Live sa Energy FM 106.7. At syempre, huwag nyo kalimutan na i-like at syempre i-follow at i-share po ngayon. Ngayon po i-share nyo naman, baka naman. Yung pag nakita nyo po sa live po si Toby, ano yung mga suit niya ngayon. Unicorn. I-share nyo po ha. Teka, mag-share ako. Toby, kausapin mo muna yung mga tropa natin dyan. Alam nyo ba, mga pangga, eto ha. Unicorn kasi. Alam mo bakit magandang unicorn? Ang colorful kasi ng unicorn, Daddy James. Tapos meron siyang ano, meron siyang horn sa gitna. Kaya naman, medyo horny ako ngayon. Horny kasi merong ano ko dito, may horn ako sa ano. Sa gitna ng ulo kasi nga unicorn nga, di ba? Alam mo, talagang bagay talaga sa mga tulad mong ganyan, no? Yung ano? Yung ganyan mga form, kasi maputi, gaya, susuot. O, hindi naman. Subukan mong isuot ko to para kung alam mo, para ang troso. Para ang chainsaw. Oo, parang ganun. Alam mo yun? Hindi naman, siguro ano, hindi naman. Nagmumukha lang akong ano, lesbi. Ah. Eh, wala naman magagawa. Bagay. Oo, medyo. Kapag ganyan na mukhang babae. Oy, pa-share naman, mga pangga-baka naman. At ako, at dahil ano na namin, sasabihin na po namin ni Toby ang ating number one, ha? Top one para sa ating tinitira sa mga feeling... Ano? Ano? Feeling? Feeling rich kids. Pero bago ang lahat, Daddy James. I-enjoyin ko muna itong unicorn ko. Ayan, sige, mag-enjoy. Si ano ako ngayon? Si Chupaski. Mua-mua. Kalala ko tuloy yan ako. Ay, Chupaski, mua-mua. I-comment nyo nga sa, ano, sa Facebook Live kung bagay ba sa akin. Oh, check nyo. Check nyo naman. Sige na. Okay, lumabas ka. O pag-uwi mo, suit mo yan. Iroin mo suit ko to. Sure ka? Magkano makukuha ko? Ewan ko, hindi ko alam kung saan dadalhin. Deal. Dare me, magkano? Ay, wala. Magkano ipupusta? Wala akong pera. Ito naman. Ang core naman ito. Pero bakit siya, tingnan mo, happy birthday! Yung okay birthday, baka siya sa tagayin yan. O, sabi ni, ano, ni Mami Robicel, bagay naman daw. O, diba? Hello, Nilang Robs. O, eto na mga bangga. Eto, simulan natin, Toby, yung mga tropa pips natin. Yung mga feeling, ano, rich kid. Dahil kanina po, magre-recap muna tayo dahil meron kasi tayong top 5 yung mga feeling rich kid na ano na nasabi natin kanina. Sige, isa-isa natin, Toby. O, eto na nga, pangga, sa ating top 5. Andyan yung mga puro porma. Oo, kung saan puro branded yung mga isinusuot pero hindi naman nila kayang bilhin. Yung price na itong binibili nila out of range naman sa budget nila. Umuutang pa yan para mabili yung mga ganyang bagay, mga damit. So dito tuloy papasok yung ating top 4 na tinatawag nating kupit! Yan, kumukupit sa nanay, kumukupit sa kakilala, kumukupit sa tropa, at syempre, kumukupit din sa bangko. Nako, patay tayo dyan, ha? O, eto naman yung ating number 3. Mga pangga, eto yun naman yung ano, eto marami to mga pangga. Eto yung, yung mahilig mag-post sa social media. Na akala mo talaga naman napaka-social lang lugar talaga, 'di ba? Kasi nagpi-picture siya sa mga ano, sa mga restaurant ng mga high class pero kasama lang pala siya, 'di ba? Kanyang best. Kumbaga sa tricycle, kalawang lang siya. So ito na nga, pangga number 2 natin ay ang updated sa gadgets. Ito na. 'Di ba? Ito yung mga pangga natin na kahit na sobrang ganda pa ng kanilang cellphone, basta may bagong iPhone, bagong Android, bagong Samsung, bibili agad. Ito yung mga taong hindi nagpapahuli. Gusto updated lagi. Kahit na maganda baon-baon sila sa utang nila, naku po, bibili at bibili yan. Kasi ang mindset nila, ayaw nilang magpadaig sa iba. Oh. Ayaw nilang ma-feel na behind na sila dahil sila na lang yung nakaganong iPhone. Tama, yung ano tawag natin yung masapawan, kung sabihin. Ayaw nilang masapawan. So, eto na nga mga pangga, ang ating number 1. Ito na! Ito yung mga pangga natin dyan na konyo magsala. Feeling konyo! Feeling konyo! Oo, yung mga nag-i-English-English. Kahit na mali ang grammar, basta fluent magsalita. Okay na yan. Yan yung mga... Okay,
feeling rich kid. Yung number one natin sa listahan. Tama. Yung mga konyo, nagpi-feeling konyo, yung parang pinapamukha nila na social sila. What? What are you talking about? What? Sheesh! Yan! Let's go, bro. Let's go to BGC party. You know, dogs, they're trying to say something. So, Daddy James, curbs ba? Carbs. Iba yung sabi ko, carbs. Dapat kapag ano, kapag tinanong kita kung carbs, dapat ang ano mo, ang sagot mo dapat, epics. Alam mo, meron pa silang sariling ano eh, sarili silang words. Carbs and pics. Alam mo yung sabihin nun? Ano yung ibig sabihin niya? Yan yung ang carbs ano, kasi, ang ibig sabihin kasi ng carbs, diba, other term for a rug is carpet. So pinaiksing carpet yung carbs. So ang carpet, ang other term for that is rug, di ba? So kapag inispell mo ang rug, R-U-G. So G ka ba, ganun. R-U-G. Tapos kaya naman pics, di ba? Ang pics kasi pinaiksing picture. Tapos ang other term for picture is image. So pag pinaiksing mo ang image, IMG. So G ako. Oo, ganun. Di ba? Mga naiisip ng mga ganyan, ha? Lupet, ha? Talagang ano, kung ako mismo may kausap na ganyan, hindi ko, ha? Ano yun? Ano yun? Ayun, ano parang sarap patungan, di ba? Ano yun, ha? Hindi ko alam yan. Pero yung mga ano, yung mga yan, mga sa age mo, alam mo yan, di ba? Iba eh, no? Ito yung mga pangga natin. Kaya naman ito eh, napunta sa ating top 1 dito sa ating listahan sa top 5 na feeling rich kid. Eh kasi naman, ang dami talagang nagpipiling na ganito. Totoo. Na social sila pa, English sila. Porkita andun lang sa BGC, mag-aastang ano na agad na mayaman. Diba? Yung tipong, oy bro, punta naman tayo dun sa may, ano, sa may bar dun, pare. Yeah, dami masyoris, pare. Mga ganun, diba? Totoo. Diba, ito naman, wala naman kaming pakialam, pero ito na pag-uusapan lang naman. At syempre, ito yung nakikita namin karaniwan na nagpapanggap na rich kid. Ito, sa mga panggapo natin, na gusto mo bang maging mayaman? Ganito gawin mo. Mag-asawa ka ng businessman, okay? Businesswoman. Diba yung mga ganyan, di ba? O kaya magbenta ka ng mga kamag-anak mo na kidney nila. Diklang yaman ka. Kasi ganito yan, Toby, ha? Kung, well naman, lahat naman po tayo ay talaga naman posibleng pwede maging, ano tayo, maging mayaman. Di ba? Basta kailangan po natin dito ay tiyaga at syempre diskarte sa buhay. Kasi marami sa ating mga pangga hindi marunong humawak ng pera. Alam mo bakit? Kahit sabihin natin, di ba, ako, tayo, may trabaho tayo, kontento na tayo dun eh. Kasi meron tayong, nasa mindset natin, ano tayo, ubos biyaya kung tawagin. Okay? So, ganito gagawin nyo dapat. Kasi karamihan ng mga yumayaman, o yumaman talaga, eh marunong silang mag-invest ng pera. Yes. Di ba? Marunong silang paikutin yung pera at lumago. Yun yung mga discarding na ginagawa nila. Kaya bigla silang, boom, ang yaman nila. Di ba? Kaya minsan talaga hindi mo masisisi yung mga ganyan yung mayaman talaga. Kala mo ba madali yan? Mahirap. Kaya kung ikaw gusto mo maging mayaman, dumiskarte ka, maging masipag ka. At syempre, yung ano yung diskarte sa buhay, hindi mo hawala yan. Dapat marunong kumawak ng pera. Alam mo, maswerte na lang, Toby. Marami mga pangga natin na pinanganak na lang na mayaman. Yes. Normal yan. Ito yung mga pag, lumaki ka na talaga, meron ko lang sasakyan, meron ko magandang bahay. Kasi nga, dahil sa ninuno mo. Dahil kung di sila nagsipag at talaga nang dumiskarte sa buhay, wala ka ngayon. Di ba? Kasi ang mga ninuno natin talaga, dumaan niya sa hirap, dugot paos ang ginawa nila dyan para maging mayaman. Kaya dapat sana iniisip niyo. Kaya umasenso sa buhay yon dahil sa kanila. Mm-mm. Kaya dapat ikaw, huwag kang magpauli. Kumbaga, kung ikaw meron ka nasa isip mo na gustong gawin at palaguin ang pera mo, pwede ka maging mayaman. Yes. Hindi pa huli ang lahat. At saka ito, Daddy James, ha, tama yung sinabi mo na may mga swerte na, alam mo na, na pinanganak na mayaman. Mayaman na alam mo, ito, gawin mo yung motivation. Mm-hmm. Gawin mo yung motivation na para sa mga anak mo, eh kapag inluwal mo sila dito sa mundong ito, eh mayaman na, maganda na yung buhay nyo. At para na rin ma-motivate yung sarili mo na pag-igihan pa lalo, di ba? Kasi kung hindi mo pag-iigihan, eh yung wala anak mo, iluluwal mo yan dito nang mahirap kayo. Tama. Siyempre, napagdaanan mo yan. Di ba? Napagdaanan mo yung kahirapan at siyempre, tayo naman bilang magulang, ayaw nating pagdaanan naman ito ng ating mga anak. Correct. Kaya gawin mong motivation itong kahirapan mo ngayon. Tama. Huwag kang hindi pa huli ang lahat, no? At huwag kang umasa sa iba. Huwag mong, di ba, di ko mo, Brad, kanina pag-usapan natin, nangungutang pa para lang updated sa mga gadget, sa mga sinusuot niya, mga signature t-shirt, mga ganyan, kung ano man yan. Di ba,
Isipin mo lang, magtrabaho ka mabuti, mag-ipon ka, at paikuti mo yung pera mo. Mali mo, di ba? In the future, ikaw na, isa ka na sa mayaman, talaga masasabi nila, uy, rich kid ka na bro, asensado ka na. Eto Daddy James, lahat naman ng mga yaman yun, hindi naman sila nag-start ng ano, isang iglap lang mayaman. Kumbaga yung tawag nito, isang pitik mo, yaman ka agad. Oo, hindi ganun. Lahat sila naghirap, lahat sila dumaan sa butas ng karayom. Tama. Hindi basta-basta ang pagyaman at hindi basta-basta ang pera. Correct. Maliba kung nanalo ka sa loto, swerte mo, sana all. Pero yung ganito, pare-pares tayo, di ba? Lahat naman dumidiskarte sa buhay. At yung iba nga lang talaga, puro luho lang talaga ang ginawa. Kaya wala nangyari, naubos ang pera ng walang saysay, di ba? Ganun lang, kasimple. Alam mo, Daddy James, hindi ko alam kung seryoso nila ako sa mga pinagsasabi ko dahil may ano ako, unicorn ako sa ulo. Medyo horny ako ngayon. Kasi may horn. May horn kasi ako dito sa ulo. Kaya medyo hawakan mo nga. Ano, hinahawakan ko yung ano. Parang kasing laki ng kinain kong ano? Ng turon. Kala ko kasing laki ng ano mo. Nang finger. Di ba, finger? O yan, makapangga, ito pong ating top 5 na tinira po ngayon pong Friday Walwalan. Di ba? Naku, ito yung mga feeling Rich kid. Ito na nga si Ate Sheena. May pinapabati daw. Sige. Pabati daw ang kamag-anak ni Janong. Ni Kuya Janong. Mm-hmm. Yan, pa-shoutout daw kay RB, Aljen, Carla at Lester ng Korean Trading sa 20th anniversary nila. Yeah. Hello po sa inyo. Magandang hapon. At ingat po sa inyong biyahe, mga pangga. At naku, pala. Ito pa, may pahabol pa. Si Tita Glenn Sereno. Ayan, happy birthday tuloy. Hello po sa inyo. Ay, tsaka pala, belated happy birthday. Tama ba ni Tito? Ang father ni DJ Sheena kahapon yata. Yan. Happy birthday dito, ha. Anong asa natin kay Sheena pagdating dito? Pwede wala. Uy, Brad, may nanonood sa atin. Oh, sino? Sikat na sikat to. Sino? Oo, DJ din, Brad. Sino yan, Brad? Katrabaho ko to dati. Sino yan? Grabe. Ay, talaga? Oo, hello sa'yo. Ano, ha? Ano pangalan yan? Pwede ko ba sabihin pangalan dito? Oo, pwede naman. Pangalan naman eh. Pangalan. Ayan po, sir. Minura ako. hindi. Actually, hindi siya, sir. Ano siya? Babae siya. Katrabaho siya dati. Ito si DJ Ganda Wanda. Oh, yun. Yung Grab niya, nakikinig daw sa 106.7. Hindi ko alam kung saan siya papunta. Ayan, no, nakikita ko yung Waze. Ano, hindi ko nakikita kung nag-share saan. Nag-share location siya? Hindi naman share location. Nag-PM siya. Akala ko nag-share location. Hello po ha, Papa Driver. Ingat po sa inyong biyahe ha. Alam niyo po, ayan si Ganda Wanda. Kuripot po yan. Humingi po kayo ng tip dyan ng malaki-laki. Mayaman yan. Parang gusto ko makilala to. Sobrang yaman niyan, Brad. Talaga? Isipin mo, Brad, yung bahay niyan sobrang laki. Ay, may tapos 'di ba ang mga skin sa mga laro, ang mamahal. Mm. Lahat ng skin nito puro mamahal, puro premium skin lang naman, Brad. Sheesh! Sobrang yaman nito. Iba talaga. Hello po, ha? Magandang hapon sa iyo. Maganda na lang tapos sa kanya. Maganda. Hello po sa iyo, Pangga. At syempre, eto na isa pagpabalik natin, mga Pangga. Huwag niyong kalimutan, eto na yung batian portion, mga Pangga, na kung saan pwede kayong tumawag sa ating landian line. Oo, tumawag lang kayo sa 8721-2429 or 7001-7949. At syempre, pwede kayong mag-message po sa aming official Facebook page. Ito gawin niyo, ha. I-type mo sa Facebook mo, i-search mo Energy FM 106.7. Ulitin natin, Energy FM 106.7 at i-message mo yung globe number. Kami mismo ang tatawag sa'yo at pwede ka nang bumati. Mga Pangga, pwede mo nang batiin ang ina mo. Ay, nako. Ang tatay mo. At syempre kung ikaw naman ay may jowa dyan, nakalandian man lang, ayan, pwede mo na siyang batiin or hindi naman kaya mag-sweet long message on air. Since na Friday ngayon, alam ko naman meron kayong laban mamaya. May the force be with you. Ayan, at syempre kung may birthday, ipabati mo na yan. Alright, so magbabalik pa rin po ang tambalan sa radyo. Kami po ang Tirador. Ang galing namin tumira, no? I love my horny hair. Diba? At syempre magbabalik po tayo dito lamang sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo.